naman po masyadong parang gigil na gigil tayo at madiin yung ating pagkukuskos. Na-alarma din ako kasi ito lang naman yung bago na skincare na ginagamit ko sa aking katawan. Pero pinagpatuloy ko pa rin siyang gamitin. Doon nalalabas yung talagang skin natin na mas maputi at mas healthy tingnan. Talaga namang pakiramdam ko, linis na linis din yung katawan ko nung natanggal yon. Hi everyone, it's me Ivy Diaz and welcome back to my YouTube channel. For today's video, magkakaroon ulit tayo ng another skincare product review. So if you're interested, please keep on watching. For today's video, pag-uusapan natin itong si Abony Spa Milk Salt Moisturizing Whitening Smooth and Baby Skin. So, hindi ko po alam kung tama ba yung pronunciation ko, kung Abony ba talaga. So, correct me if I'm wrong po. Itong product na to, kilala na din siya ng karamihan sa atin kasi hindi na din naman siya bago sa market. Actually, matagal na to. At marami na rin gumawa ng mga review din about this product dahil sobra silang na-amaze at natutuwa sa result sa kanila nitong si Abony Spa Milk Salt. Umpisahan muna natin dun sa packaging nila. Kung mapapansin nyo, nakalagay lang siya sa isang plastic. Ayan, color white, black, and pink yung color ng kanilang product. At meron siyang twister cup. Ayan. Ang ganitong lalagyan nila is 350 grams na. At mabibili natin to sa Watson's din, sa supermarket, sa SM Department Store, yung Watson's na section nila doon or yung part doon. At mabibili din natin siya sa online, sa Shopee at sa Lazada. Pero ingat na lang rin po tayo kasi madaming naglalabasan ng mga fake na mga Abony na mga milk salt nila. So, ilalagay ko na lang po sa description box sa baba yung official store nila, para legit na legit kung gusto nyo umorder through online. Sa likod naman ng packaging nila, mapapansin nyo yung mga information pa about this product, kagaya ng mga benefits na makukuha natin kapag ginamit natin tong product, yung mga directions for use, and of course, yung ingredients na ginamit nila dito. Abony Spa Milk Salt is a skin brightening product with milk formula and natural spa salt benefits. It is used to scrub the skin to remove grime, sweat, pollutants from your body without causing irritation. Most importantly, to remove the dead skin cells to open up the new ones of new, smooth, bright, and radiant look. At the same time, it nourishes your skin with pure milk, arbutin, and allantoin. Nakalagay din dito sa packaging nila na may kasama siyang milk protein na nakakatulong daw para makapag-moisturize ng ating skin. At the same time, nakakapag-prevent siya ng dryness and roughness ng ating skin. Sa paggamit naman ng product na to, walang nakalagay kung pwede natin siya gamitin araw-araw. Pero I suggest na gamitin natin siya once or twice a week lang kasi baka naman masyadong ma-irritate yung ating skin kapag araw-araw natin siyang in-scrub. Sa pag-apply naman nitong product na to, kumuha lang kayo ng amount na sakto lang dun sa part na paggagamitan nyo or pagkukuskusan nyo. Kagaya ng ating mga braso, yung tuhod, or yung mga bikini line natin. Hindi ko siya may i-suggest na gamitin nyo sa underarm kasi alam nyo na yan, kapag kinukuskus natin yung ating underarm, lalong nangingitim yan. Kaya as much as possible, wag nyo pong gamitin itong spa milk salt sa inyong underarm. Although, nakalagay naman sa likod niya, sa packaging na pwede siyang gamitin sa underarm, pero hindi ko po siya may i-suggest sa inyo kasi nakakaitim po talaga ng kilikili kapag kukuskusin natin ang kukuskusin yung ating underarm. Habang ginagamit naman natin or kinukuskus natin itong Abony Spa Milk Salt sa ating skin, huwag naman po masyadong parang gigil na gigil tayo at madiin yung ating pagkukuskus. Dapat po ay very gentle lang tayo at magaan lang. Yung parang nagkukuskus lang kayo na hindi kayo gigil na gigil, ganun lang. Yun, sakto lang na nagkukuskus kayo na parang nagsasabon lang kayo. Music.
pagsabon ng ating mga katawan, pwede na nating i-apply itong si Abony Spa Milk Salt. Pwede na natin siyang ikuskos dun sa mga area na gusto nating mapalighten or mapaputi. Pwede natin siyang ibabad for 3 minutes at after that, pwede na natin siyang banlawan. Doon naman tayo sa consistency ng product na to. Kung mapapansin nyo, literal na parang asin siya talaga, na pinong-pino yung itsura niya na color white, na kapag kiniskos nyo sa inyong skin, ramdam nyo talaga siya. Sa amoy naman itong product na to, amoy milk talaga siya, amoy gatas, at hindi naman siya yung ganong matapang at masakit sa ilong. Actually, after nyo maligo, maaamoy nyo pa rin dun sa mga area na pinagkuskusan nyo nitong spa milk salt, na amoy gatas pa rin siya. Doon naman tayo sa mga napansin ko habang ginagamit ko itong si Abony Spa Milk Salt. Itong product na to ay matagal ko na po siyang ginagamit, ilang buwan na rin. At kung mapapansin nyo naman, ayan, paubos na talaga yung nalagyan natin dito. Unang beses pa lang na ginamit ko itong product na to, na-amaze talaga ako sa kanya kasi ramdam niya talaga na parang linis na linis yung skin nyo. Sobrang lambot niya at napaka-smooth din niya kapag hinawakan nyo. Nung first week ng paggamit ko nitong product na to, napansin ko na nagkaroon ako ng mga pantal dun sa braso ko. Na na-alarma din ako kasi ito lang naman yung bago na skincare na ginagamit ko sa aking katawan. Pero pinagpatuloy ko pa rin siyang gamitin at tiningnan ko kung magtutuloy-tuloy ba or magsusulputan ba yung pantal na meron sa aking braso. But after that week, hindi na naman siya nagkaroon pa ng iba na kagaya nun at nag-heal na rin agad yung tumubo na pantal sa aking braso. Ay nag-iwan ng mark na brown talaga na talagang pansin na pansin sa aking skin. Habang ginagamit ko tong product na to, inoobserbahan ko talaga kung mapapalighten ba niya yung naiwan ng mark na yon. At ilang weeks na palighten naman niya at ngayon halos parang wala na siyang bakas, wala na kayong makikita ng mark na yon. Doon naman sa mga area na pinagagamitan ko nitong Abony Spa Milk Salt, yung pinagkukuskusan ko, kagaya ng braso, yung siko, tsaka yung bikini area, hindi naman siya totally namuti nang ine-expect ko na papantay siya dun sa skin ko. Pero napalighten naman niya kahit papano at natanggal niya yung mga libag, ayan, na tinatawag natin, na talaga namang pakiramdam ko, linis na linis din yung katawan ko nung natanggal yon. In my experience, hindi naman siya yung literal na makakapagpaputi kagaya ng mga lotion na ginagamit natin. More on makakapagtanggal siya ng mga libag, yung mga hindi natatanggal ng mga pangkuskus natin, na ang nangyayari kapag natanggal na niya yung mga dumi or yung libag sa ating mga skin, doon nalalabas yung talagang skin natin na mas maputi at mas healthy tingnan. So that's it. That would be all for this video. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. And if you have time guys, feel free to visit my YouTube channel dahil marami pa po tayong skincare product reviews doon. I'm Ivy Diaz again. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye guys!